Ika-apat ng Mayo, Sabado, sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Lumusong ang mga alagad ni Jesus sa aplaya at pagkasakay sa bangka ay nagpunta sa kabilang ibayo ng lawa tungo sa Kapernaum. Dumilim na at wala pa si Jesus at nagising ang lawa dahil sa malakas ang ihip ng hangin. Pagkasagwa nila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na naglalakad sa lawa at palapit sa bangka. Nasindak sila. Ngunit sinabi naman niya sa kanila, "Ako siya, huwag kayong matakot." Kaya gusto nila siyang isakay sa bangka. Ngunit ang bangka ay bigla nang nasa pampang na patutunguhan nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ngunit sinabi naman niya sa kanila, "Ako siya, huwag kayong matakot." Sa gitna ng kalamidad at malaking kahirapan, ang tao ay nagagapi ng takot at pangamba. At dahil dito, pati ang mga ordinaryong pamamaraan upang makilala si Jesus ay parang lumalabo din. Tinuturuan tayo ni Jesus na laging tumingin sa Kanya sa gitna ng mga unos upang hindi tayo panghinaan ng loob. May mga bagay na lubhang hindi natin kaya o kaya naman ay hindi natin matanggap. Pero kung pakikinggan natin ang tinig ni Jesus na nagsasabing, "Ako ito," tiyak na mapapawi ang takot natin at panghihina. Pagsasagawa. Sa bawat araw, anuman ang mangyari sa atin, mabuti, masaya, mahirap o malungkot man, tandaan mong naghihintay lamang si Jesus sa tabernakulo para bigyan tayo ng lakas.